Next, sa Lucas chapter 7, ano ang ginamit ng makasalanang babae upang hugasan ang mga paa ni Jesus? Pabango. Wrong neck. Ay, kanya! Sige, Brent. Ano ang ginamit ng babae para punasan ang mga paa ni Jesus? Tubig. Ha? Tubig. Wrong neck. Okay. Pansaya ka ng... So our content for today is Bible Quiz Part 22. Yes! The book of Luke chapter 7. Question number 1, sa Lucas chapter 7, ano ang ipinatayo ng isang kapitang Romano bilang patunay na mahal niya ang kanilang bansa? 5. Huh? Ano ang ipinatayo ng isang kapitang Romano bilang patunay na mahal niya ang kanilang bansa? Ipatayo siya ng 4. 3. 2. Ipatayo siya ng isang sinaguga. Correct. Huh? Yes! Patay og di ko makatubang. Next, sa Lucas chapter 7, saang bayan nagkasakit ang alipin ng isang kapitang Romano? Saang bayan nagkasakit ang alipin ng isang kapitang Romano? 5. Madapit, uy. 4. Pariseo. Wrong. Podio. Saang bayan nagkasakit ang alipin ng isang kapitang Romano? 5. Matasamad to, eh. Sa kuan? 4. Sa 9? Wrong. Usapan na to sa biyuda matudong. Saang bayan nagkasakit ang alipin ng isang kapitang Romano? Sa Camarino? Napatay, ang saan na dito? Camarino. Saang bayan nagkasakit ang alipin ng isang kapitang Romano? Sa Judea. Capernaum. Sa Capernaum. Next! Sa Lucas chapter 7, sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano? Sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano? Mga kaibigan. Mga kaibigan. Wrong neck. Mga kaibigan. Wrong neck. Kaibigan nila. Wrong neck. Kaibigan ng tao. Wrong neck. Sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano? Mga propeta? Wrong neck. Sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano? Mga taga... 5. Judea. Mga taga Judea lagi? Wrong. Kuwang. Mga at mga kadalabhasa. Wrong. Kuwang. Patay. Sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano? 5. Patay, katong katalagang yung nagkisay, mga taga-Hudiya. At mga Hudiya. Ang mga Hudiya. Ang mga sinugo. 2. Ng... Juan. No, wrong next. Sakto na itong na Hudiya, pero kuwang. Ang mga alagad ng Hudiya. Hudiya at... Sino? Sino? Katong... 5. 4. Si Simon! Wrong next. Napatay. Na Hudiya ang... Na Hudiya ang tubag. Ang mga sinugo ni... Nang hudi. Hala pa tayo. Sige, sino? Taga, mga hudiyo sa taga sinaguga. Sino din? Sino ang pumunta upang magmakaawa kay Jesus? Para pagalingin ang alipin ng isang kapitan na Romano. 5. 4. 3. Mga alipin ng hudiyo? Kasi alas, ano? Okay. Muna ka? Okay. Muna ka? Mga pinuno ng mga Hudiyo. Sa Lucas chapter 7, sa ang lungsod pinagaling ni Jesus ang anak ng Juda? 5. 4. 3. Sa Galilea. Jerusalem. Wrong next. Gitan! Sa ang lungsod pinagaling ni Jesus ang anak ng Juda? 5. 4. 3. 9. Sa 9? Correct! Sa Lucas chapter 7, si Juan Bautista ay nagpadala ng ilan sa kanyang mga alagad upang magtanong kay Jesus. Ilan ang pinadala ni Juan Bautista? Dalawa. Salamat, guys. Sa Lucas chapter 7, ano ang ipinatanong ni Juan Bautista sa mga alagad niya kay Jesus? 5. Ano ang ipinatanong ni Juan Bautista sa mga alagad niya kay Jesus? 5. 4. Ano ito yun? Dagan niya? 3. Dapat dagan? Yeah, word. Banya siya. Yeah, word. Ikaw ba ang propeta? Ay, ikaw. Di, katong. Ikaw ba ang ipinadadala o
Sabasa rin yun! Ikaw ba yung ipinadadala na hindi na kami maghintay or katubo? Or? Oh my God! Sabi ba yun? Or ikaw ba yung pinadadala na hindi na namin antayin? Hintayin? Consider. Yes, thank you. Kung si Jesus na ba ang darating o kung may aasahan pa silang iba? Nasaan si Juan Bautista nang ipadala niya ang kanyang mga alagad? 5 4 Nasa Hudyo. Wrong na. Oh, nasaan si Juan Bautista nang ipadala niya ang kanyang mga alagad kay Jesus? 5 4 Nasa kanyang bahay? Wrong na. 5 Nasa Israel. Wrong na. 5 4 Sa atong ipadala niya ang mga alagad padung kang Jesus, asa man si Juan Bautista atong nga time? 5 4 Katong kuan siya, dinakip siya yo. Ilang? Sa ilang? Sa bilangguan, kita magbilanggo siya. Bilangguan. Next. Ayon sa Lucas chapter 7, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? Ayon sa Lucas chapter 7, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? Sa ilang kuan? Sa tagana eh. Shay Huwad. Anong kuan? Mga... Shay Huwad. O, sa inak. Shay Huwad na propeta. Wrong. Sige. Shay Taksil. Wrong next. Kuwatan. Wrong. Ha? Kuwatan? Wrong. Kuwatan? Wrong yapon. Kuwatan! Ayon sa Lucas chapter 7, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? 5 4 So, tinod. Isilis ang pay. Kinakusahan nila siya bilang isang blank. 5 4 3 Magnanakaw? No, wrong man. Hapit na gato ba? Hapit, hapit. Ayon sa Lucas chapter 7, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? Makasalanan. Wrong man. Habis. Ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? 5 Kuan. 3 2 Papatayin. Ay di magnanako. Sige. Ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? 5 4 Matakaw daw. Correct. Aw dili ka to isang baliw. Next sa Lucas chapter 7, ano ang ginamit ng makasalanang babae upang hugasan ang mga paa ni Jesus? Pabango. Wrong neck. Wrong. Ay, kanya! Sige, Brent. Ano ang ginamit ng babae para punasan ang mga paa ni Jesus? Tubig. Ha? Tubig. Wrong. Okay. Kuan siya, kanang... 5 Umiyak siya bago pinunasan yung no, paa. So, ano ang gamit niya? 5 Luha. Correct. Baboy. Ang dami nung pang sinasabi. Ay, magalan ako, Dui. Next, sa Lucas chapter 7, ano ang ginamit ng babae para punasan ang mga paa ni? Buhok. Bawa ng takadhaloy. Ayon sa Lucas chapter 7, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Juan? Kanina kaya, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Jesus? Sintage daw yan. Kani, ano ang paratang ng mga Hudyo kay Juan? Kawatan. Nila na siya ay? Kawatan. Wrong man. Plan, taksil. Oh, wrong man. Magnanakaw. Oh, wrong, yapon. Wrong nata, ay Jay. Magnanakaw na siya. Ito na nung. Sige. Ano ang paratang ng mga Hudyo kay Juan? Sinabi nila na siya ay? 5 Hindi. 4 3 Hindi makakaw. Hindi. 2 Maka... One. Magkanakaw. Magkanakaw. Siya ay hindi... Maka... Blank. Salanan. Sinabi nila na siya ay hindi... Maka... Blank. 5 Makakain. Ah, makainom. Makabayan. Sinabi nila na siya ay hindi... Hindi makabayan. Panatang makabayan. Hindi makatao. Papatay sa priyo. Hindi maka... Maka Diyos. Next, sa Lucas chapter 7, ano ang pangalan ng Pariseo na nag-imbita kay Jesus na kumain kasama niya? 5 4
in 3, 2, 1. Ano? Ala, nag-overting dildil. Kalimot. Ano ang pangalan ng Pariseo na nag-imbita kay Jesus na kumain kasama niya? 5, 4, 3, Alpakatraan sa tasya. 2, 1. Sige, sino? Ay, ano sino? Ano ang pangalan ng Pariseo na nag-imbita kay Jesus na kumain kasama niya? Si Simon. Correct. Bago ay bago. Next, sa Lucas chapter 7, ayon sa talinghaga na sinabi ni Jesus, may dalawang may utang. Ang isa ay may utang na 50 salaping pilak. Magkano'ng utang ng isa? Ang isa 50 pila man ang isa. 5, 4, 500 pisong pilak. Ato i-consider. 500 salaping pilak. Next, sa Lucas chapter 7, sinong may utang ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan kung patatawarin niya sila sa kanilang mga pagkakautang? Ha? Huh? Sinong may utang sa katong 50 or 500 ba? Kasi asa man nila ato ang kinadakan? Ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan. Ang 500. Correct. Pansit.